Panginoon, makapangyarihan sa lahat, napasalamatan ka namin. Pinupuri ka namin sa napakadakilang umagang ito na binigay mo sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ng makapagsamba kami ng sama-sama sa iyong iglesia. Malapit kami sa iyo, Panginoon, upang humingi ng paggabay sa aming mga maririnig na mensahe ng iyong buhay. Ay patuloy na mangusap ka sa puso ng bawat isa sa amin at sa aming mga buhay. Pinabalik namin lahat ng papurit sa salamat sa tanging pangalan mo lang, Jesus. Amen. Good morning po ulit. Ngayong buwan po ay pinagdiriwan po natin ang buwan ng mga laiko. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Marik Ancheta. Ayan. Anak po ko ni Pastor Ancheta na ngayon po ay nasa St. Paul UMC. Napasalamat po ako sa Panginoon dahil isang magandang pagkakataon ko na makapagsalita sa inyo. Dahil nung bago po kami umalis dito, ako po ay isang MYF pa lang. Pero ngayon po, mayak na po ako. At tinanggap ko na po yun. Ngayon po ano ng mga laiko ay isang pagkakataon po na may pagdiwang po natin ito. Dahil tayo po mga laiko ay mga kaagapay ng ating mga manggagawa sa paglilingkod sa ubasan ng ating Panginoon. Sa dinami-rami ng mga mensahe na ating narinig, ano pa nga ba ang ating kailangang malaman o marinig o maintindihan upang mas mapalago at mas mapatibay ang ating pananampalataya? Ngayong umaga po ito, bagamat linggo o buwan ng ating mga laiko, nais ko pong itoon ang ating pagtingin at puso kay Jesus. At muli po nating alalahanin ang ating pagkaligtas at ang ating pagkatawag bilang mga anak niya, bilang kanyang mga disipulo. Siguro po hindi na po bago sa inyo yung buhay ko po, yung buhay po namin dahil naging parte po kami ng Central Church for 4 years po. Napasalamat po ako tunay sa iglesyang ito dahil dito po talaga ako nahubog, hindi lang po sa physical, kundi sa pagiging isang leader. Dito po ako, dito po simbahan na ito ang na-represent ko nung ako po'y naging presidente ng PECUMYF last 2 years ago. At nagpapasalamat po ako dahil ginamit ng Panginoon ang iglesyang ito upang mapalago ang isang tulad ko. At nandito po ako sa inyong harapan na ipatuloy na nagdadala ng testimony ng biyaya at pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Bilang pong mga disipulo ni Kristo, tayo ay binigyan ng tungkulin at misyon. Ngunit bago po ang lahat ng yan, tayo po ay hinandugan ng isang relasyon. Inofferan po tayo ng Panginoon ng isang relationship. Relasyon ng isang mapagmahal na ama sa kanyang anak. Hindi naman po siguro bago sa atin yung verse na John 3:16. Sa pagmamahal ng Diyos, niligtas niya po tayo sa kamatayan upang sa ating pagkabuhay ay makasama niya tayo at maramdaman natin ang kanyang pag-ibig. Sabi po sa Efeso 2:4-5, ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo ay mga patay, dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay naligtas. It is by grace po na nandito tayo sa lugar na ito, sa kinatatayuan po natin, at sa buhay na meron po tayo. Makikita po natin na sa bawat pahina ng Biblia na ang pag-ibig ng Diyos ang mismong mensahe ng kanyang salita. Kaya po tayong mga naligtas ay wala po may pagmamalaki kundi si Jesus. At ang kanyang pagmamahal lamang na siyang nagligtas sa atin. Naalala ko pa po nung tatakbo ko ako bilang presidente. Ayaw po ng tatay ko. Dahil wala na daw po siyang kasama sa ministry. Walang taga-click, gano'n. Walang taga-gawa ng PowerPoint.
iba yung tawag ng word eh. Hindi naman po sa pagpapastor, pero doon po sa pagiging isang leader ng ating mga kabataan. Kaya po ay, syempre, kung mamimili ka, kung susundin mo yung tatay mo, yung Diyos, yung Diyos, di ba? Kaya, yun, tayo. Tayo po ay patuloy na minamahal ng ating Diyos. Amen po ba? At ang ating sagot sa isang pagmahal na ama ay isang relasyon. Relasyon na ang ating buhay ay patuloy na nakaayon sa kanyang dakilang plano. Isang pamilyar po na verse sa Jeremiah 29:11 na nagsasabi, "Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito'y mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang puno-puno ng pag-asa." Paano nga po ba magkaroon ng isang matibay na relasyon sa ating Diyos? Sabihin nyo, ah, alam na namin yan, Mari. Na nasabi na yan. Magre-review po tayo ulit. Ang paglalaan po natin ng oras sa pagbabasa ng kanyang salita, ang Biblia. Sabi po sa 1:1-4, "Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Oras na kung saan mas makikilala natin siya hindi lang bilang tagapagligtas, manlubos, kundi bilang Diyos, bilang isang manggagamo, bilang isang guro, isang amang nagmamahal sa kanyang anak. Ang mga bagay po na ito ay malalaman lang natin kung tayo ay maglalaan ng oras upang basahin ang kanyang dakilang salita. Hindi natin makikilala ng lubos si Jesus sa ating mga karanasan dahil tayo ay may sariling pangunawa rito, kundi makikilala natin siya sa ating pagtuklas sa banal na kasulatan. Sa ating pagsaliksik sa Biblia, makikita natin na ito ay sapat upang makakita tayo ng karunungan sa ating pang-araw-araw na buhay. At kung mayroon po tayo oras upang kilalanin si Jesus, tayo rin dapat ay maglaan ng oras upang kausapin siya, ang panalangin. Sa Jeremiah 29:12, sinabi po dito, "Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo." Ang panalangin din siya ang ating koneksyon mula dito sa lupa sa kaitaas-taasan. Kung gusto natin na patuloy na maging matibay ang ating relasyon sa ating Panginoon, manalangin po tayo sa Kanya. Hindi lang upang humingi ng kahit anumang bagay, "Lord, tingin naman ito, Lord. Lord, kailangan ko ng ganito, Lord, yung ano ko po, ganyan." Hindi naman po vending machine si Lord. Kundi manalangin tayo upang kausapin siya at magpasalamat sa buhay at sa pagmamahal na sa atin ay araw-araw niyang ipinibigay. Manalangin tayo upang maramdaman at maranasan siya, hindi lang sa panahon na kailangan natin ng Panginoon. Manalangin tayo upang ang kapangyarihan ng Panginoon ay maipamanas niya sa ating buhay, sa ating pong simbahan, at sa ating pong pamayanan. Sabi po sa Mateo 18:19, "Tandaan din ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa pananalangin. Ito'y pagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako kasama nila." Tayo pong mga Kristiyano, dapat po sa ating buhay, normal na ang pananalangin. Hindi yung pag in-assign ka ni Pastor o kapatid, manalangin ka naman, "Naku, Pastor, kinakabahan para kausapin yung
yung Panginoon. Dapat po yun ay automatic, normal. At sa paglago po ng ating relasyon na ito, makikita po sa atin ang buhay na punong-puno ng pagsamba. Bago po tayo magsimula, nawala po yung mga, nawala po ng kuryente. Bago. Nararamdaman pa rin po ba natin ang pagsamba kahit, di ba, walang ilaw, walang kuryente, kahit walang tunog, walang aircon. Ang pagsamba po ay sa pagitan natin at ng ating Panginoon. Ang paglalaan po ng oras na pagbasa ng Biblia at pananalangin ay itinataas ang pagtingin sa pagsamba. Ito ay ang ating alay sa Panginoon. Kahit wala tayong maibibigay sa Kanya na hindi Niya naibigay sa atin. Kaya po sa ating pagsamba, kaakibat ng ating pagbabasa ng salita at pananalangin, nakikita po ang ating puso, ang ating relasyon sa Diyos. May kalayaan po tayo sa ating pagsamba, kaya po atin ito patuloy na gawin bilang personal na alay sa Panginoon. Sabi po sa 1:4, 23, 24, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sabi po sa Hebreo 11:6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nanalig sa Kanya.